Welcome ba mi. Welcome to my channel, Michang Des. Tonight we're going to do another sashimi. Yung po tinatawag nilang hokigai sa Japan. Surf clam naman sa English. So tingnan natin kung anong klaseng clam ito. Itong selfish, shellfish, fish, shellfish. Ayan, hokigai des. Let's go. Ito po ang hokigai. So, sa Tagalog, hindi ko po alam kung ano. Comment nyo lang po kung ano ito sa atin sa Pilipinas. Ano po ang tawag nyo dito? Ayan. Or, in English, surf clam. Gagawin po natin siyang sashimi. Hugasan po muna natin siya. Bubuksan na po natin ang ating hokigai. Kailangan lang po natin ng kutsilyo na walang talim. Ayan, pasok nyo lang po sa gilid. Tapos i-slide nyo lang po dahan-dahan. Kasi pag naitusok nyo na po siya, husa naman po magbubukas yung clam. Ayan. Ayan na po yung laman niya. Kayurin lang po natin yung nasa gilid para matanggal natin ang buo. And dahan-dahan po. Sabagay wala naman pong talim yung kutsilyo natin eh. And atakin lang po natin kapag naka-loose na lahat ng laman. Ayan na po siya. Ayan, nakuha na natin ang buo. Okay, buksan pa po natin itong isa. Ayan, ipasok nyo lang po yan dyan sa may... Ito po, ayan. Dyan, yung gilid niya. Pasok nyo lang po yung kutsilyo. Pag nasa loob na po yung kutsilyo, magbubukas naman siya ng kusa, kaya mas madali na po yan. Ayan, slide nyo lang po ng ganyan. Ayan. Ayan na po siya. May ibang klase pa po ng ano eh, ng hokigai. Parang kulay pula naman siya. Ang tawag naman nila doon, akagai. Pero ang pinagkaiba lang niya, pula po yung nasa gitna. Yung laman. Ayan, gayurin lang po natin ulit. Natanggal na po natin lahat sa shell niya. Ito po yung itsura ng loob ng laman ng ating hokigai. Ngayon po, lilinisan naman po natin yung mismong laman ng clam. Tatanggalin lang po natin yung parang part na ano na ito po. Ang tawag dito ay parang tentacle siya eh. Hindi ko po alam kung ano to. Ayun. Pero edible po yan, nakakain po yan. Ito po talaga yung best part na ginagawang sashimi. So, bibiyakin lang po natin yan sa gitna. Ayan po. Tatanggalin po natin. Ito, nakikita nyo po yung mga green-green na yan. Yan po, hindi po yan nakakain. Baka masira po yung tiyan natin kapag kinain natin yan ng hilaw. So, tatanggalin po natin yan. Hindi po yan kasama pag sa sashimi po, hindi po siya talaga sinasama. Yung iba po, kapag halimbawang binuboil siya o iniihaw yung clam, ayan, yung iba kinakain eh. Pero pag sashimi talaga, hindi po siya advisable na kainin. So, tatanggalin po natin yung part na yon. Tanggalin lang po natin itong para mga tentacle sa gilid ng laman ng clam.
natin. Halos natanggal na po natin lahat. Ayan. Yan na po siya. Malinis na po yan. Wala na po yung mga green. Ayan po. So, kailangan lang po talaga natin tanggalin yun. Ayan. Ito po yung ginagawang sashimi, yung part na to. Ayan po, hatakin lang po natin yung mga makikita nyo, brown-brown at saka yung parang kulay green. Dumi niya yan eh. Next naman po, lilinisan natin itong mga ang tawag dito, tentacles ba tawag dito? Comment nyo po kung alam nyo po ang tawag dito. Ito po parang mga litid po siya sa gilid nung laman nung clam na nakuha natin. Tanggalin lang po natin yung parang plastic siya na manipis. Ayun po, tatanggalin po natin yan. Ang matitira lang po dapat yung parang litid lang. Kung i-describe ko po siya sa inyo, para siyang sipon na nakadikit dito dyan sa, ano, sa litid na to. Ayan, para siyang sipon eh. Yun, tatanggalin lang po natin yun, nahatakin lang po natin yun para makuha natin yung buong laman, parang litid. Nalinis na po natin ito at binanlawan ko na rin po ito ng tubig. So, patutuyuin po natin ito na gamit ang kitchen paper. Ayan po. Katanggalin natin itong mga sumabit. Ayan, latag lang po natin yan dyan sa kitchen paper para ma-absorb niya yung water. Water. Ayan, set aside natin to. At ito naman pong mga parang litid na to. Para pag kinain natin siya, may langsa kasi siya yung parang ano, yung parang sipon-sipon niya nga. So, gagamitan natin siya ng salt. Ayan, lalamasin lang po natin siya ng asin. Ayan, mararamdaman niyo po na pag parang lumalabas yung mga ayan, yan, yung parang sticky. Ayan. Ayan po. Ayan, so, lumukusin lang po natin to ng asin para matanggal po yung lagkit niya. Para siyang yung okra. Hugasan na po natin siya para ma-wash out yung parang sipon niya. Nakakain po ito. Kaya tanggalin lang po talaga natin yung part na yun sa kanya na parang sipon kasi masagwa sa bibig. So yan po, idadry na po natin siya sa kitchen paper para ma-absorb niya po yung water. Ayan, tap-tap nyo lang po yan. Ayan. Alam nyo po, ang sausawan po dito ay ponzu or toyo at saka lemon or toyo kalamansi. Yung po yung masarap na sausawan dito. Plating naman po tayo. Gagamitin ko po yung shell nung ating clam. Tsaka ito, ang tawag po dito sa dahon na to, momiji. Ayan, momiji. Tsaka daikong. Ito pong daikong na to, may nabibili naman sa supermarket ng ano, nakagayat na. Pero ito, ako na lang po yung naggayat since nakalimutan ko rin. Ayan po. Set aside natin yan. Kunin natin yung ating clam. Hiwain lang po natin ng bite size ang ating hokigai sashimi. Naku, napakasarap po nito. Alam niyo po, sa palagay ko, lahat naman ng bagay na tututunan po. Ito, pinanunood ko lang to sa mga in-laws ko sa Aomori. Napakagaling nilang gumawa ng ganito. So, natutunan ko naman siya. Huwag lang tayo matatakot sumubok. Quick shout out po kay Leo Ramos and Grace Takiguchi. Happy birthday. Thank you. Sa mga seafood lovers po dyan,
Basta alam nyo lang po yung dapat tandaan sa pagbili ng mga seafoods or shellfish. Yan, pwede nyo rin po itong itry. Masarap po ito. Hokigai sashimi. Dito po sa Japan, marami silang anik-anik sa food presentation. Ako naman, chinatsaga ko rin to para naman masabing it tastes good and it also looks good. Wow! Siyempre, importante din yung food presentation. Pampagana ba? Dito naman po tayo sa mga litid. Ito po ay ating inasinan at binalawan. So, nakakain po ito ng hilaw. Isama po natin ito dun sa ating sashimi. Importante lang po talaga na babanlawan natin siya ng asin para matanggal po yung kanyang madulas na parte. So, magkatay ng lemon. Okay, we're done. Ito na po ang ating Hokigai sashimi. Let's eat. Tikman natin. Itadakimasu. That's it, and kanpai!